Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Ngayon po ay unang Biyernes ng 9 na buwan ng taon. At sa mga deboto ng Sagradong Puso ni Jesus, ang ipinangako ni Jesus kay Santa Margarita Maria Alacoque, sino man ang magsisimba at mangungumunyon ng siyam na sunod-sunod na unang Biyernes, pagkakalooban siya ng biyaya ng pag-asa na hindi mapahamak sa apoy ng impyerno. Kaligtasan ang inaalok sa atin. Ang ating banal na misa pagunita sa dakilang Papa San Gregorio, pantas ng simbahan, masigasig siya, nagmamalasakit, namumuno sa inang simbahan. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang na tao ay matyaga mong tinuturuan maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sabayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pag-unlad sa kawang banal sa isip, salita at gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay.
Siya ang ulo ng simbahan na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Umasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Sinabi ni Jesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay na alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhagap, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan.
Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang makagugustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng naimbak. Sapagkat sasabihin niya, masarap ang naimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong unang Biyernes ng ikasyam na buwan sa taong ito, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Araw-araw po kong nagbibigay ng ulat at hindi po ko kadalasan bumabanggit ng mga individual na nagbibigay. Nagpapasalamat po ako sa inyong kagandang loob. Ngunit gagawa po ko ng exception ngayon. May nagbigay po isang bata. Ito po ang 200 niya. Hindi ko po babanggitin ang kanyang pangalan. Ang unang liham niya nung nakaraang taon, Agosto 29, ang edad niya nung nakaraang taon, 6 na taon. At ngayon, 31 ng Agosto, nakatanggap muli ako ng liham sa batang ito. Napaka-tamis, napakaganda ng kanyang handog. Alam mo, sabi niya, hindi kalakihan ang aking may bibigay, pero ang bawat baon niya, yung kanyang parang pangmeryenda, inilalagay niya 2 piggy bank ang napupuno niya. Kaya nga, nung isang araw, hirap na hirap ang aming accountant sa finance upang buhatin sa bigat ng ipinagkaloob ng bata. Sabi niya, please give my savings again to all you are helping. Meron po siyang petition, intention, di ko babanggitin sa inyo, mahalaga ito, ipagdarasal ko po. Yan po, mga kapatid, salamat sa inyo. Itong batang ito, 7 taon, ibinibigay yung kanyang mga naipon para sa pagpapakain ng ating mga kapatid na nagugutom ngayon. Salamat sa poong Jesus Nazareno. Ipaliwanag po natin ang salita ng Diyos. Unang pagbasa sa Kolosas. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang larawan ng imbisibleng Diyos. Sa Kanya, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, ang buong santinakpan, ang mga nakikita at hindi nakikita. Siya po ang ulo ng simbahan. Kaya ang ating Panginoon ay parangalan. Siya po ay sambahin. Siya po ay paglingkuran. Siya po ay mahalin. Siya po ay luwalhatiin. Siya po ay papurihan. Magpasalamat tayo sa Kanya. Karapat dapat lamang tayo'y lumapit sa Kanya. Magpakumbaba. Itaas ang kamay sa pagpaparangal sa Kanya. Gayun din, ipagpatuloy natin ang ating ebanghelyo ayon kay San Lucas. Si Jesus, ang ating Panginoon sa langit, ang larawan, ang analohiya, ang halimbawa, siya ang lalaking ikakasal at may dakilang matagumpay na bangkete sa langit. Tayo po'y magsasaya, magdiriwang, kakain at iinom.
itong mga kontrabida sa Ebanghelyo, mga Pariseo at mga Eskriba, yung mga alagad namin, nag-aayuno. Yung mga alagad mo, ang tatakaw, kain ng kain, inom ng inom. Ano sabi mo? Ano sabi ni Jesus? Habang kasama nila ang lalaking ikakasal at may kasalan, lahat ay magdiriwang, lahat ay kakain, lahat ay iinom, sapagkat isang malwalhating matagumpay na okasyon ito. Kung wala na yung lalaking ikakasal, doon pa lamang sila mag-aayuno. Ano ba ang lugar ng pag-aayuno? Ang pag-aayuno, tama, may lugar ang pagdidisiplina, pagtimpi, asceticismo, pagpipigil sa sarili, iwas sa gustong pagkain at inumin. May lugar yon. Ang lugar ng pag-aayuno, ngunit hinahanda lamang, preparasyon lamang ito upang malasap natin may apresasyon para sa pagdiriwang sa kalangitan. May lugar ang pag-aayuno, may lugar ang pagpipesta. At kasama natin ang Panginoon, ang pag-ibig ay pagyakap, kaganapan, kapusugan. Ang pagkain at inumin ay larawan lamang ng ating kaganapan at kabuuan sa Kanya. Meron pang sinabi si Jesus sa madla, kung meron kayong bagong damit, hindi nyo idinudugtong doon ng lumang tela. Hindi po ba? Ang nanay ko po ay kami po may nagtitinda kami dati ng mga tela. Madalas kami dito sa Divisoria. Alam po natin na ang lumang mga tela umurong na, banat na, hindi ba? Kaya nga kung may bago kang damit, hindi pa nalalaban yan, baka umurong pa, hindi ba? Kaya mo hindi mo pinagsasama ang bagong damit sa lumang damit, masisira yung damit. At ikaw, kung ikaw ay may okasyon, kailangan yung pangitaas mo na damit bago, hindi katern na lumang pangibabayan. Pagtatawanan ka. Bagong pangitaas, bagong pantalon. Hindi po ba para kaaya-aya? Yan ang kombinasyon. Isa pang halimbawa, bagong alak na punong-puno ng bula at espiritu, hindi mo ito inilalagay sa lumang sisidlang balat. Kung ginawa mo yan, matatapon, maaksaya, masasayang lamang. Hindi po ba? Kaya, bagong alak, bagong sisidlang balat. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ang Diyos, ang bagong alak. Lagi siyang bago, lagi siyang sariwa, lagi siyang bata. Kaya, tayo naman, ang aplikasyon, ano ba tayo? Makupad? Tigulang? Matanda na? Marupok na? Ito na nakasanayan ko. Hindi po. Tinatawagan po tayong isariwa. Tinatawagan po tayong panibaguhin. Bago ang Diyos, bago din tayo. Bago ang Diyos, hindi na pwede yung lumang tao ng kasalanan at kamatayan. Yan po. Dakilain ng Panginoong Hesukristo, larawan ng imbisibling Diyos. Siya ang lalaking ikakasal. Bangkete ang langit. At tayo, magsariwa, magpanibago. Gawing dalisay ang lahat para sa Kanya. Ang santo para sa araw nito, Papa San Gregorio Magno, pantas ng simbahan. Ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagtataya ng sarili, ang kanyang pangangalaga, ito ang bagong sisidlang balat. Ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno ng inang simbahan. Kaya buong puso at
pagmamahal. Mararamdaman mo naman yun eh. Madadama ng mga tao yun na may kakaiba ito ha. Talagang masigla, may dedikasyon. Sana po, ganun po tayo. Ang Diyos, araw-araw, nasa atin. Nawa ang pagtanggap natin ay sariwa. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Papa San Gregorio Magno, mga santong tumutulong sa pandemya, lalo na sa San Roque, nawa po, tayo po ay panibaguhin. Sariwain natin ang ating mga sinumpaan, mga pangako natin, ang ating mga panata sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Diyos na ilapit niya tayo sa kalahagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Tugon po natin, panibaguhin mo kami, O Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-aalay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Atin nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mapanalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalayan ng pag-ibig. Ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Tulas sa tangkay ng ubas at matil na trigo upang maging katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa lahat ay nagbibigay buhay. Iyayang kalugod mo ay aming kinaalay, pagpapal at buhay na dalisan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karalangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang aming paghahain ay inyo nawang paunlakan upang sa pagunita kay Papa San Gregorio kami ay makapakinabang sa paghahain ito
na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Ngayong si Papa San Gregorio Magno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalang kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Pag-ukulan po natin ang ilang sandali at ipagdasal natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng apostol,
Papa San Gregorio Magno, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gun.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo. Ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Papa San Gregorio Magno, kami matuto sa masang katotohanan mo at sa pag-ibig na magampanan namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulhati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan pakundahan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman at katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikaw, liibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.